Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di uman ay balitang, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan matapos tahasan ng pinangalanan ni Vice President Sara Duterte ang may hawak ng buong budget ng Pilipinas. At ito di umano ay walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez at si AKOP Bicol Representative na si Saldico. At sa pangatlong bahagi ng kanyang pahayag, matapang at mag-isang ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang tila mga ebidensya na magpapagulat sa marami sa ating mga kababayan kung papaano umano nila nilulustay ang pera ng taong bayan. At tila pinangalanan din ito ang di umano'y nasa likod ng pagtira sa Office of the Vice President patungkol sa budget briefing na hanggang sa ngayon ay tila sinuspindi ng maraming mambabatas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, handa kaming magtrabaho kahit walang budget. Ito ang matinding pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos ang mga kontrobersiyang tila binabato sa kanya ang ilan sa mga kongresista na tila gusto umano nilang i-zero budget o tapyasan ang budget ng Office of the Vice President. Sa ikatlong bahagi ng pahayag ng Vice President Sara Duterte na ipinalabas online, kanyang isiniwalat ang lahat at pinangalanan ang di umano'y nasa likod ng pagtira sa Office of the Vice President patungkol sa budget briefing. Sa kanyang mga naging revelasyon, sinabi mismo ni Vice President Sara Duterte na si Martin Romualdez, Saldico at Makabayan Black Representative Franz Castro ang di umano'y nasa likod ng pasimuno na tanggalan ng confidential fund ng Office of the Vice President na tila ginawa daw nila sa ibang ahensya para hindi raw mahalata na tila pinag-iinitan ang Office of the Vice President. Sinabi rin ito ang controversial na pahayag ni Castro na noong 2022 pa lamang ay tila pinag-iinitan na ng Speaker naging ng ilang mampabatas ang posisyon ni Vice President Sara Duterte at tila unti-unti na nilang tinataniman ng di umano'y mga kaso ang Vice Presidente para bigyang katuparan ng balak na pabagsakin ito sa kanyang pwesto. Sinabi rin ito na mukhang ang lahat daw ng mambabatas ay may daladalang papel at tila nakahanda na ang mga sagot nila para sa kanilang sariling mga katanungan. Sinabi din ito na balak di umano ng mga mambabatas na hindi di umano siya bigyan ng budget o di kaya epeso lamang ang ibigay sa Office of the Vice President para sa taong 2025. Ngunit tahasan itong sinagot na magtratrabaho pa rin siya at alam niyang ito ang posibleng gawin ng mga opisina ng mga kongresista sa kanyang budget briefing sa Office of the Vice President. Sabi pa ng pangalawang pangulo, maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operation namin, kaya kayang-kaya naming magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na parte yan ng pag-atake. Unquote. Kasunod nito ay binunyag naman ni Vice President Sara Duterte ang mga dahilan kung bakit siya nag-resign bilang kalihim ng Department of Education dahil kinuha umano ng congressman ang budget na nakalaan sana para sa Department of Education ayon pa sa kanya. So dagdagan ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila mga congressman yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito ay umani naman ang maraming suporta ang pangalawang pangulo mula sa marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, matagal na yan ang gawaing budget insertion. Ngayon lang yan pumutok dahil hindi kawatan at gahaman sa pera ang kanilang ginawa ng ganyan. Kaya pala pag nag-imbestiga sila sa budget sa House of Crocodile, ang bilis kasi pala may nagaganap na hatian. Magkakasabwat sila. Tapos may nalalaman pa kayong kagalang-galang kayo. Iyon naman pala, number one kayong mandurugas. Grabe ang nangyayari. Sobrang garapala ng administrasyon na ito. Paano na ang ating bansa? We will support you, VP Sara. Yan ang totoong leader. Matapang, hindi mangingiming pangalanan lahat ng tiwalis sa gobyerno. Hi,
ang sakit pakinggan ng mga sinabi ni VP Sara. God knows everything. Lalabas at lalabas din ang lahat ng mga katotohanan pagdating ng panahon. Kung ano ang itinanim mo, yan din ang aanihin mo. Kung mabuti kang tao, umani ka rin ng maraming kabutihan. Pero kung masama kang tao, babagsak lahat ng kalungkutan na di mo inaasahang dumating sa'yo. We love you, VP Sara Duterte. Unquote. Kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Eh, ang masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita niyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ang isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, itinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod noon, October, ay merong merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, makita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirmed doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP.
ang kumpirmasyon namin noong nagba-budget hearing sila. At doon sa budget hearing, tinatanong nila, oh, may AOM na ba? Oh, may AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang explanation ko, bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat, Congressman Zaldi ko, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Madam Vice President, it seems that there's this great plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi dun ng, let's stick to our plan. And you also called that person po. Ano po, ano, can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na, meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon. Basta mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya sa mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, tatlo pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo eh, kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. At going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot at naglabas nga po sila ng kanilang statement about pa din dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay posibleng ito ay isang impeachable offense. Ano pong reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan
openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandiyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Ma'am, regarding naman po dito, kasi isa sa plano daw po nila ay bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang magiging hakbang po? Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake, kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, panghuli na lang po, no? Sa kabila po ng nararanasan ninyo na pag-atake, kaliwat kanan at ang kalagayan po ng ating bansa, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Once again, ma'am, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin at nabigyang lino po ang mga isyong ngayon na headlines po sa iba't ibang media. Maraming salamat po ni Madam Vice President. Thank you very much. Shukran. At yun na nga, mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!